kapuso, po kayong tatayo, lalayo sa inyong kinaroroonan sa mga sandaling ito dahil ilang saglit na lamang po sa sabog ng tensyon sa pagitan ng Napolcom, Polis Baliwag, Investigador, mga Miron at mga mananayaw na ubag! Nag-umpisa ng mag-init ang palabas habang ang mga operatiba ready na rin sa pagsalakay. At ang ilang opisyal ng Napolcom nasa presinto na rin para alamin kung ano ang reaksyon ng mga pulis sa aming isinumbong. Hindi yung sara uli? Naka-shorts na. Hindi, hindi pa. Meron naman daw ano eh, toro. Oh, may toro daw. So, hintayin natin yung toro. Hintayin natin. O, dito standby lang tayo dito. Pero matapos ipaalam ng Napolcom sa presinto na may bolsyo na dapat tugisin, tila kasabay namang nag-iba ang iit ng hangit sa loob ng bar. Ang kubad na modelo di na ulit nagsayaw sa entablado. Kaya bago pa makompromiso ang aming lakad, dumiretso na ang lahat ng operatiba sa bar. Okay na, okay na. Sige na, takbo ka lang doon. Ano nagre-rate ka? Napulabok ang buong bar. Ang mga customer kanya-kanya ng takbuhan. Sa dressing room, wala na ang starlet na nagsayaw ng ubot-ubad. Maging ang pulis sa entrance, hindi na makita. Pero sinwerte pa rin kami dahil si Inspector Santos, prente-prente at hindi na nagawang magandang luma. Sa Baliwag Police Station, dinala ang opisyal para doon na lang magpaliwanag. Katakataka namang biglang dumami ang mga pulis, pero lahat sila camera shy. Sa opisina ni Jefe, nilinaw ni Inspector Santos na wala siyang kinalaman sa boat show. Tumasya lang kami ron. Nagkataon naman, kailangan pala kayo. May nakaharap lang kung ako naupo ako ron. Mga kasama akong kakilala. Yan, eh, sakto naman din maging mga kasama natin. Eh, handa naman akong magsabit ko ano ba yung investigation na gano'n. Pero... Passing, ano po yung sila yung passing? Hindi ko alam, basta dumating ako ron, hindi naman ako nakasili pa ron sa loob. Hindi ko alam kung ano. Pero iba ang payag ng kanyang epe? That's why we fielded a team, a team of policemen supposed to be led by Inspector Santos to monitor and possibly stop if there are such any form of activities that is happening in that particular establishment. So he was there. So if he noticed that such activities happened, he was there just to stop it. To stop it. Nakahinom po ba kayo? Bakit pa iba-iba po ang sagutin nyo? Stop it and then... Pinanindigan din ni Epe na wala silang kinalaman sa boat show ng nasabing bar. Pero medyo sumablay siya ng konti. We were not informed and we were not involved in any way sa activities na yan. Kung halimbawa man na mayroong activities yan, eh siguro yung ating pakikisama na yan sa mga pakikisama na lang o na dun sa hanap buhay nila. Paalala lang po, Jefe, ang mga taong iligal ang hanap buhay, hindi dapat pinakikisamahan ng mga tagapagpatupad ng batas. Kinabukasan ng mahimasmasan si Inspector, umiiwas na sa mga tanong. Sasabutin na lang natin. Kasi pag nagbigay pa tayo ng comment, habang si Jefe naman tila binago na ang istorya. We can also assume na hinabutan niya lang din yung mga tuwala yun dyan. Exactly.
when entered the establishment. Okay, pwede rin po. So, hindi naman siguro not necessary doon na pagkano ubusin sila lahat ng ubusin doon. Yes, sir, yes. Because he was there, just to monitor, maybe when they entered the establishment in the Botany Engine, so he associated himself with that group. So as to not be burn out. Ipinakita rin namin ang litrato ng lalaking may sumpit na baril. Yes, sir. Siya po yun. Nakatingin naman siya na ba't yung pera. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will try to identify. Kasi what I got to discuss, there are also some other hindi yung ninyo tao yun. Sinong sahal mo? I think yung sinabi na lang natin sa yung proper goal na lang na competition natin kung meron pa tayo ng service na kasama. Sir, meron mo po pala kami yung ticket na ano, na nakuha. Can we see? Meron po pala kasi ng PNP. Anybody can make a rubber stamp and put a stamp on it. It's an open market yan. Anything, anybody can request them and this will have this number. Talaga lang po ha? Sa Police Provincial Office kami sunod na pumunta. Ang bagay, alamin ang katauhan ng misteryosong lalaki. At hindi naman kami nabigo. Siya ay si PO1 Rodel Manzol. At nakatalaga saan pa? E di sa Baliwag Police Station. Buti pa kami, Hepe, na kilala agad namin ang tauhan ninyo. Hindi rin namin pinalampas ang pagkakataon na lumapit sa punong lungsod ng Baliwag. Sapat kasi ng kapangyarihan niya ang kapulisan sa kanyang bayan. Merong nagreklamo sa akin ng tricycle driver na meron daw tipo noon na nagbebenta sa kanila ng ticket. Ang sabi ko ay ibalik at hindi ko tinotolerate na pahirapan yung mga nagtatricycle. Hindi ko pa alam kung ano yung totoo. Total ito naman ay nasa Napolcom na. Kung ano man ang maging desisyon ng Napolcom ay siya masususpinde, papalitan ko siya. At dahil walang permit mula sa munisipyo, isang mabigat na parusa ang ipinataw niya sa lugar na pinagdausan ng Bogue Show. Wala silang business permit. Ang sabi ko ay gawin nilang restaurant at umakita ko na talagang restaurant ng kanilang establishment at saka ako pa lang sila bibigyan ng permit. Itinuro ng may-ari ang kanyang nawawalang floor manager na siya raw ang may pakananang nasa ding show. Wala ho akong nalalamang mayroong nangyaring ganyan dito. Talaga hong wala. Kaya nagtaka ho ako paano ho may lumabas na isyong gano'n pero wala ho talaga alam. Wala ba talaga ma'am? Eh sino po ito? Pati mga katabi nitong mga club ipinasara na rin. Ayon sa National Police Commissioner na Napolcom, mabigat ang kaharaping kaso ng mga sangkot na polis. Marami ding penalties na pwedeng igawad sa mga yan kung sakaling mapatunayan. No? Ang ilan dito ay pwedeng suspension o demotion. Depende sa bigat ng partisipasyon nila at sa mga ebidensya na inilatag laban sa kanila. Nagtagpa ng Napolcom, kailangan ipresenta ng mga polis baliwag ang nag-imprenta ng nasabing ticket na may tatak na polis baliwag. Yung nakatatak sa likod, no, na may baliwag police station, ay aming pinaiimbestigahan ngayon kung gaano katotoo na involve ang istasyon na ito sa pagbebenta ng mga tickets na ito. Binigyan nila ang mga isinasangkot na polis ng 10 araw para magpaliwanag. Paalala para sa mga lingkod ng bayan na gumagawa ng katiwalian, ang inyong kapulastugan dapat lang tantanan. Dahil kapag kayo ang nabisto ng investigador, tiyak, hindi namin kayo tatantanan. Nakainiforme kayo, ha? Masal